lahat pusisahin. Lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Mindo si Cero. Lahat pusisahin. Lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, no, mga kamayan, muli tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa subscriber dyan, baka naman, papindot yung subscribe button dyan at notification bell button para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. At syempre, pa-like and share na rin ang ating video. So ayun, ang ating uusisahin at bubusisihin ngayon, itong mga binubunyag ni Maharlika patungkol dito sa ating presidente at saka doon yung sinasabing kuting ahas at kuting sa Malacanang. Ito ay ayon kay General Macanas, may nag-message sa kanyang kaibigan niya na malapit kay Maharlika. Kaya ito, mas mainam kung panoorin na natin to. Malapit na kaibigan ni Madam Maharlika. Na kung saan na nag-initiative ang Wonder Woman ng Malacanang na makipag-ayos, makipagbati, makipagkaibigan kay Maharlika at patahimikin na lang siya. And exchange doon is nag-offer ng malaking halaga ng pera. Okay, I'm sorry, hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan nitong kaibigan ni Maharlika dahil yun ang usapan namin. But yung mga messages nandito. Una, kinumusta ko lang siya. Nasa ano rin siya, nasa California. Kumusta na kayo, ma'am? Sabi ko, this was yesterday. Yan si General Macanas, mga kababayan. Ang kanyang YouTube channel ay General's Opinion. Yan. Kung gusto nyong mapanood yung iba pa niyang mga video, apuntahan yung kanyang channel. Ito ang kanyang response. Okay kami dito, General. Hindi lang kami nagkikita madalas ni Maharlika dahil iwas din sa mga galamay ni Ahas at Kuting, madami din sila dito. Okay. So, ito. Dagdag sa kanyang mensahe. Nakikipag-ariglo si Jahas. Jahas na. Para sa pagtikom ng bibig ni Maharlika at magpikit mata na lamang. Kawawa ang mga kapatid nating Pilipino pag ganito ang mangyari. So, mga series of messages ito, mahaba yung mga messages niya. Punta na lang ako dito sa direct. So, sino yung naging tulay para maariglo itong sigalot between the Wonder Woman and itong si Bulljack Queen? Ito ang revelation ng kaibigan ni Maharlika. Kapwa Ilonggo din niya na malapit kina Kuting at Jahas. Diba, Ilongga si Maharlika? So, isang Ilonggo lumapit kay Maharlika. Okay. Kababayan ni Maharlika ito, pina-reach out sa kanya ni Ahas. Malaki offer. Akala ni Jahas na masisilaw niya si Hitad. Ano lang. Tapos, dagdag. Isang pasyente lang ni Maharlika, $10,000 a month ang kita sa long-term care. Depende sa care program. We take pride in what we do. Magpunas man kami ng puwet dito, pinaghirapan namin ang pera at hindi nakaw ang kinakain at
tinutulong namin sa kapwa Pilipino. So itong kaibigan ni Marika, nurse din. So yun, yung trabaho nila, caregiving. Kaya sabi niya, magpunas kami ng puwet. Okay lang. Dahil yun ang trabaho ng nurse eh. Basta hindi nakaw ng bayan. Right. So, in short, naintindihan ko dito na yung offer is tinanggihan ni Marlica. So, i-analyze ko na kung ano yung possibility na totoo na nakipag-ariklo ang Wonder Woman kay Marlica. Opinion ko lang ito. Una, malaking dagok sa administrasyon ni PBBM yung public opinion. Itong ginagawa ni Maharlika na pagbubulgar ng mga katiwalayan sa PBBM admin, malaking sakit sa ulo ito. Kung ako si PBBM, I must do something to stop Maharlika. Yun ang aking analysis. Kasi hindi tumitigil si Marika, alos every day, ang dami niyang vlog na inaatake si PBBM at sentro itong si Wonder Woman. Kaya, it must be stopped. Kasi, mahirap yung if you go against public opinion, lalo na itong panahon ng social media. Kaya, ang una kong nakita dyan is yung umpisa is i-destroy nila ang credibility ni Marlica, but sa tingin ko, they failed miserably. Hindi nila nakayanan na i-destroy ang image ni Marlica. Mas dumami pa nga ang subscribers ni Marlica, mas dumami pa ang mga viewers niya. Diba nung una, yung kanyang mga social media accounts na take down, yun, analysis ko lang ito, opinion ko lang na kasama na yon sa pag-stop kay Maharlika sa kanyang atake. But eh, nag-create siya ng panibagong channel at ito, yung palagi niyang ginagamit, yung Bulljack TV, yan. Hindi talaga mapigilan. Hindi nila nakayang i-destroy ang credibility ni Maharlika. Yan ang basa ko sa pangyayari. Pangalawa, yung kaso. So, option number 2, kaso. Kailangan hanggang ngayon, hindi pa naman nagmamaterialize ang libel case na ipataw nila kay Maharlika. So, nung umugong yung balita na kakasuhan nila si Maharlika, lalong tumapang si Maharlika. Na, bring it on! Sabi niya, hindi ako takot, may mga ebidensya ako. O, di ba, ganon? And then, ito na. Lalong nagalit ang Bulljackera. Nag-sona na siya, kontra-sona. I did not expect na ang isang vlogger ay mag-sona. Sino pa ba yung nag-sona? Palagay ko, may kontra-sona din yung mga leftist. Eh. Kaya lang, hindi masyadong napansin. May kontra-sona din si Tevez. Kaya lang, hindi ko rin pinansin. Wala namang karapatan si Tevez na mag-kontra-kontra-sona. Sino pa naman si Tevez? Bumalik ka dito, Tevez, para harapin mo yung aligasyon na paratang dahil sa'yo. Itong si Maharlika, talagang nanood ako, pinakinggan ko, nanood ako sa kanyang kontrasona dahil na nag-question mark ako. Ano ba ang laman ng sona? At personally, grabe, bumilib ako sa kanyang kontrasona. I don't know kung ano sa tingin nyo. Basta akin lang ito. May laman yung kanyang kontrasona. May mga binabanggit siya ng mga documents. Ang isa dyan na nasyak ako, yung memorandum ni dating National Security Advisor Carlos, Clarita Carlos, tungkol sa report ng intelligence na allegedly, Martin Araneta nasangkot sa smuggling hoarding. No? Tapos, yun na
Nagpapasalamat si Professor Carlos sa generous amount na ibinigay ni First Lady. That was so shocking to me. And kasi kinukot ni Marlika, I'm trying my best kung paano ako makakuha ng kopya na yon, yung sulat ni Professor Carlos kay First Lady, para mapag-aralan ko. But then I believe na hindi babasahin yun ni Marlika sa kanyang sona kung wala siya talagang hinahawakang dokumento. So, yun. Napaka-alarming, napaka-serious yung mga allegation. So, with this, kung ako ang nasa gobyerno, nasa admin, talagang gagawa ako ng paraan para ma-stop si Maharlika sa kanyang atake. Dahil, bakit hindi nila kasuhan? So, another possibility is, yun na nga, offer something. Baka pwede. E according to this friend ni Marlika, tinanggihan. So, my opinion, my analysis is, although wala kong ebidensya, opinion ko lang ito, kaya general's opinion ito is, naniniwala ako dito sa message ng kaibigan ni Marlika na may attempt ang Malacanang na patahimikin si Marlika, makipagbati para tumigil na lang siya at inoperan siya ng pera. But, lalo akong sumasaludo kay Maharlika kasi tinanggihan niya yung malaking offer. Kasi tingin ko kay Maharlika, mayaman talaga. Mayaman dahil nga yung caregiving business sa US, nako, malaki ang kita. Yung anak ko mga nurse, nagplaplano na tumigil sa pagtrabaho sa hospital as nurse at magpatayo ng sarili nilang caregiving house. May mga kaibigan kami sa US, sa Washington State na ganun. May caregiving business sila at malaki ang kita. Eh si Marlika, nasa California, yung Beverly Hills, talagang big time yung mga pasyente niya. Kaya yung offer sa kanyang pera, baliwala. Ayun ang tingin ko kay Marlika. So yun mga kababayan, napanood natin ng opinion ni the general opinion ni General Macanas. Okay yung ano, okay yung kanyang opinion dito. Dahil sa kung hindi naman magsasalita ito si Marlika kung wala siyang hawak na ebidensya kasi alam naman niya na makakasuhan siya. Kaya malakas ang loob nito dahil may nagbabato ng mga ebidensya sa kanya na nasa Malacanang. So, ito. Hanggang sa muli nating pag-uisisa at pagbubusisi. Lahat usisahin. Lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Mindo si Cero, lahat usisahin. Lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na!